Hello at welcome sa ating channel. Ngayon ay i-breakdown natin o tatalakayin natin ang pinaka-cute na doktor ng Straw Hat Pirates dito sa mas kilalaning series natin. So bali ikawalo na nating karakter to guys dito sa mas kilalaning series natin. So kung hindi nyo alam ha, meron tayong Facebook page guys at meron din tayong Twitter page para sa channel na to. Kaya kung may time kayo, i-follow nyo na rin yun. Ilalagay ko nga sa description sa baba yung mga link ng page guys para mas ramdam ko yung suporta nyo sa akin. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, intro muna. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So si Tony Chopper guys ang pinakakakaiba sa buong crew ng Straw Hat Pirates. Isa siyang ranger na expert sa field ng medicine. Isa rin siyang napaka-loyal at napakabait na miyembro para sa Straw Hat. At ang pinakapangarap niya nga ang magamot ang lahat ng anumang uri ng sakit sa mundo. So si Chopper guys sinilang sa Drum Island. So bali located tong isla na to sa part ng Grand Line. Sinilang nga siya bilang isang normal na ranger. Kumbaga yung natural na ranger lang, kaso ang kakaiba lang sa kanya nung sinilang siya yung kulay ng ilong niya. Yung kulay nga ng ilong niya ay kulay blue, di tulad ng mga normal na reindeer. At dahil nga sa kulay ng ilong niya, tinuring siya ng mga kapwa reindeer niya na iba sa kanila. Kaya nagresulta ito sa paglayo nila kay Chopper at di nila tinuturing na isa sa kanila. At isang araw nga hindi sinasadyang nakakain si Chopper ng devil fruit. At ang devil fruit nga na ito ay tinatawag na Hito no Mi. Isa itong Zoan type na devil fruit na inaalaw ang kumain dito na makapag-transform into human o maging tao. At dahil nakapag-transform sa pagiging tao si Chopper, nagkaroon ito ng pag-iisip. Dito nga napagtanto niya kung paano siya minamaltrato ng mga kapwa niya reindeer. At dahil doon, lumayo nga siya sa mga kapwa niya reindeer at humanap ng lugar kung saan siya mas nababagay. At dahil sa pag-aakala niya nga na isa na siyang tao at matatanggap na nga siya agad ng ibang tao, nakihalubilo ito sa kanila at tinray niyang maipag-usap sa kanila. Kaso lang, inakala ng mga tao na isa siyang yeti o isang halimaw dahil ngayon nga lang sila nakakita ng reindeer na nagsasalita, kaya pinagbabato siya ng mga tao hanggang sa maging sugatan. At dito may nakakita sa kanya at nirescue siya dahil nakita nga siyang sugatan. Ang tumulong nga sa kanya ay si Dr. Hiruluk. At dahil sa natrauma nga si Chopper sa mga tao, hindi agad ito naniwala sa kanya. Kaya ang ginawa ni Dr. Hiruluk ay naghubad siya para ipakita kay Chopper na wala siyang armas na dala para saktan siya. Nagtiwala naman si Chopper sa kanya at dinala siya sa bahay nila para nga gamutin ang mga sugat niya. At dito naramdaman ni Chopper sa unang pagkakataon sa buhay niya na may nagmamalasakit at naging mabait sa kanya. At lumipas nga ang mga araw naging assistant nga siya ni Dr. Hiruluk. At sa point nga na yon si Dr. Hiruluk ang naging motivation ni Chopper para maging isang doktor. Kumbaga parang si Luffy kay Shanks, ganun yung pagtingin ni Chopper kay Dr. Hiruluk. Sa part nga ng pagtuturo ni Dr. Hiruluk kay Chopper, tinuro niya kay Chopper yung pilosopiya niya sa buhay. Na lahat nga daw ng karamdaman sa mundo ay kayang magamot. At ang simbolo nga daw ng Jolly Roger niya o yung simbolo sa flag niya is nagsisimbolize daw sa strength at vitality. Tinandaang mabuti ni Chopper yung mga sinabing yun ni Dr. Hiruluk. Matapos nga ang isang taon, hindi alam ni Chopper na meron palang malubhang sakit na wala nang lunas ang kaibigan niyang si Dr. Hiruluk. At dahil sa ayaw ni Dr. Hiruluk na makita ni Chopper ang dahan-dahan niyang panghihina sa sakit at mamatay, pinaalis niya si Chopper sa bahay niya. Dito na-realize ni Chopper na ni hindi man lang niya alam kung bakit nga ba siya pinaalis ng nag-iisa niyang kaibigan sa bahay nito. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nalaman ni Chopper ang katotohanan at tungkol sa sakit ng kaibigan niyang si Dr. Hiruluk. Dito narinig niya nga ang mga tao sa Drum Island na meron nga daw mushroom na kayang pagalingin ang kahit na anong uri ng sakit at tinatawag nga daw yung Miracle Mushroom. Though hindi niya alam ang itsura ng mushroom o kung ano yon, ninakaw niya yung paboritong libro ni Dr. Hiruluk. Dito nakita niya ang isang mushroom na may simbolo ng Jolly Roger. Dito naaalala niya yung sinabi ni Dr. Hiruluk tungkol sa simbolo ng Jolly Roger niya. Sa pag-aakalang iyon yung tinutukoy na Miracle Mushroom, hinanap niya nga yung mushroom na yon. At matatagpuan nga yon malapit sa dati niyang tirahan kung saan nandoon yung mga dati niyang kasamahang reindeer. Dito na ipagpatayin siya sa mga dati niyang kasamahang reindeer para lang makuha yung mushroom na nakita niya sa libro.
At pagtapos ng matagumpay na makuha yung mushroom ay nagpunta agad siya kay Dr. Hiriluk para ibigay ito. Ang hindi alam ni Chopper, lason pala yung nakuha niyang mushroom. At yung simbolo ng Jolly Roger na nakita niya sa libro ay nagsisimbolize pala yon na poisonous yung mushroom na nakita niya sa libro. Though alam ni Dr. Hiriluk na may lason yon, niyakap niya si Chopper at umiyak dahil sa sobrang na-appreciate nito yung pag-aalala niya para sa kanya. At kinain niya pa nga rin yung mushroom. Oo guys, kinain niya pa rin yung mushroom kahit alam niyang malalason siya para lang ipakita kay Chopper na worth it yung ginawa niya at pagsasakripisyo niya para sa kanya. Though alam naman niyang hindi na rin magtatagal yung buhay niya kahit hindi niya kainin yun. At pagtapos ngang mamatay ni Dr. Hiriluk kinuha nga si Chopper ng isa sa mga kaibigan ni Dr. Hiriluk. At ito nga si Dr. Koreha. 6 long years nga niyang tinuruan si Chopper sa pagiging doktor. At sa ilang taong pag-aral nga ni Chopper sa medisina may nagawa siyang drugs na kayang ma-enhance yung kakayanan ng devil fruit niya. At ito nga yung tinatawag na Rumble Ball. So kapag kinakain ni Chopper yung Rumble Ball guys, kaya niyang mag-transform aside sa standard na 3-transformation form. So bali kaya niya pang mag-transform ng 4 different types ng transformation form. At isang araw nga napadpad sa Drum Island ang Straw Hat Pirates. Dito naghahanap sila ng doktor para nga pagalingin ang may sakit nila noong navigator na si Nami at ang sugatang si Sanji. Pagtapos ngang mapagaling ni Chopper si Nami, in-invite niya nga ito para sumama sa Straw Hat Pirates dahil kailangan nga daw nila ng isang magaling na doktor. At dito tinanggihan agad to ni Chopper dahil na rin sa kawalan ng tiwala niya sa mga tao. Pero nagbago lahat ng yan nung tinulungan sila ni Luffy na matalo si King Wapol. At doon na-realize ni Chopper na kailangan niyang sumama kila Luffy para maglayag at para na rin madagdagan pa yung kaalaman niya patungkol sa medisina. Simula nun ay naglayag si Chopper kasama ang Straw Hat sa iba't ibang isla. At dahil si Chopper ang pinakabata sa Straw Hat, sobrang nag-fit yung personality niya kila Usopp at Luffy. Na alam naman nating medyo isip bata, di ba? At sa mga napuntahan na nga ni Chopper, mahigpit niya ngang sinusunod yung doctor's code ng mga doktor na gamutin ang kahit na sinong mang nangangailangan ng tulong ng isang doktor. Tingin ko ito rin yung sinunod na doctor's code ni Law, kaya niya tinulungan si Luffy nung Marineford War. Tingin nyo guys. Anyway, sa tuwing may mga kasalamuha nga si Chopper na hindi sinusunod yung doctor's code na yon, nagagalit ito. Tulad na lang nung time na ayaw gumawa ng antidote ni Cesar the Clown para sa mga poison na ginawa nito. At bukod nga sa mga nasabi ko na ng mga abilities niya, meron pa nga siyang special ability. Yun nga yung kaya niyang makipag-usap sa lahat ng mga hayop. Dahil alam naman nating originally reindeer itong si Chopper. At dahil nga sa lahat ng effort ni Chopper as a part ng Straw Hat Pirate, nilagyan nga siya ng bounty ng world government. At ang bounty niya nga guys ay tumataging ting na 50 berries. Yes, tama kayo ng dinig guys, 50 berries, hindi 50 million berries ha, 50 berries lang. Dahil nga napagkakamalan siyang alaga lang ng Straw Hat Pirates. At pagtapos nga ang paghiwahiwalayin ni Kuma ang mga Straw Hat Pirates, bago mag time skip to guys ha, napunta si Chopper sa Torino Island sa South Blue. Dito napahinto niya ang sanang magiging digmaan sa pagitan ng mga ibon at ng mga tao. Bali nagsilbing interpreter si Chopper sa 2 panig, kaya na-prevent niya yung magiging pag-aaway sana ng tao at ng mga ibon. Dito ginugol niya yung 2 taon niya sa pag-aaral sa medisina at sa mga makabagong gamot na nadiskubre niya. At nung ma-reunite na nga siya ulit sa Straw Hat Pirates, dala-dala niya na yung bagong knowledge patungkol sa mga bagong gamot. At bukod doon, nakokontrol niya na nga rin ang iba't ibang transformation niya. Kabilang na nga dyan yung master point niya. At dala-dala nga yung mga bago niyang kaalaman patungkol sa medisina, kasama nga siya nila Luffy na pumasok sa New World para sa panibagong adventure na dala ang pangarap na isang araw magagamot niya ang kahit na anong karamdaman sa mundo. To cut the story short, during Levelly Arc nga dito na na-reveal ang panibagong bounty ni Chopper. Nagkakahalaga nga ito ng 100 berries. And currently nga as I speak nasa Wano na nga si Chopper. And tingin ko ang magiging vital role ni Chopper dito siya ang makakagamot ng mga failed smile devil fruit. O yung mga artificial na devil fruit kung saan may side effect to pag hindi gumana. Yun nga yung ngingiti lang ng walang katapusan yung kumain nito. Ang kilala na nga natin na nakakain ng field na Smile Devil Fruit ay sina Toko at Killer. Kung saan nakingiti lang sila lagi. At wala na nga daw lunas dito. Kaya tingin ko si Chopper ang makakatuklas ng antidote para dito. Katulad ng pagtuklas niya sa antidote sa ginawa ni Queen na Mami Virus.
And as the story goes on, eh makikita pa natin kung paano nga ba matutupad ni Chopper yung pangarap niya na magamot ang kahit na anumang uri ng sakit sa mundo. So that's it, sana nagustuhan nyo yung summary ng buhay ni Tony Chopper dito sa mas kilalaning series natin. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, eh please huwag mo kalimutang i-like to dahil malaking tulong na nga ito para sa ating channel. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button para hindi ka mahuli pag may bago tayong upload na video. Yun lang, peace! Talk a sense of jizz. When I talk all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school.